Fluconazole, gamot sa impeksyong dulot ng fungus na umaatake sa alinmang parte ng katawan. Pangkaraniwan na sa bibig, lalamunan, genital area, dugo at baga. Ang punjay na nagdadala ng sakit ay madalas na naninirahan sa mga lugar na hindi magandang sanitasyon. Ginagamit din ang fluconazole sa may mahihinang immune system sanhi ng gamutan sa cancer, bone marrow at AIDS. Meron itong tableta, pang intravenous at oral suspension. Hindi ito nabibili over the counter. Bago ito bilhin, sumangguni sa doktor lalo na kung kayo ay may allergy sa mga antibiotic, gumagamit ng ibang gamot, at kung may mga sakit sa atay, bato, puso o history ng long QT syndrome. Karamdaman, unang takbuhan ng taong bayan ang barangay health center sa kanilang lugar. At marapat lamang po na laging handa ang mga ito. At yamang narito tayo sa San Pedro Cotuad, binisita po ng Salamat Doc ang health center ng barangay. At narito ang resulta ng inspeksyon ng ating health correspondent na si Pierre Pastor. Epekto sa kalusugan dala ng kawalan ng palikuran ng ilang mga sityo, kakulangan sa tubig at patuloy na pagdami ng mga residente dito sa Barangay San Pedro ang kinaharap ng Barangay Health Center na ito. Alamin natin kung paano natutugunan ang pangangailangan pang kalusugan ng kanilang mga nasasakupan. Sa pagdalaw ng Salamat Doc sa Barangay Cotuad dito sa Pampanga, nakita naming maraming may sakit lalo na sa purok sa is. Pero sa health center, wala kaming naabutang nagpapakonsulta. Wala rin kaming naabutang barangay health worker. Sa pag-iikot namin, marami namang serbisyong medikal ang available sa center. Pwede manganak dahil may midwife naman. May prenatal checkup din linggo-linggo. Bakuna para sa mga sanggol at libreng gamot para sa tuberculosis. Maluwag at malinis ang paligid ng center. Meron pang ilang nurse na salitang nagdu-duty dito. May mga pumupunta rin naman daw ayon kay midwife Zenaida de Jesus. Katunayan, bukod sa pagpapatingin o pagpapagamot, nanghihingi pa minsan ng payong personal. Kuminsan may counseling sa mga nag-aaway. Kuminsan nagkukwento yung mga mother kahit anong problema. Binibigay nila sa amin. Mga gamot po, hindi po ba kulang? Yan, kulang kasi ang dami, ang laki ng population. Tinanong din namin siya kung anong ginagawa nila para naman sa mga taga-purok sa East na mga pamilyang pawang walang sapat na palikuran. Nung may napunta yung, may nakita yata sila, konti lang naman. Yung mga dati kasi hindi sila dun yung taga-room. Nag-transfer lang, kaya wala pa silang palikuran. Para sa ating Barangay Health Watch, tatlong check ang may bibigay natin sa kanila. Approve! At yan po ang health center ng Barangay Cotuad at nakita nyo naman na malinis at maraming serbisyo. At tulad nga po ng aming ipinangako, ituturo na po namin sa inyo ang wastong paghuhugas ng kamay para ho masigurong may protection tayo laban sa germs at iba pang mikrobyo. Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Eto, ready na po ang ating mga timba, ang ating mga sabon, ang tabo, tubig at tuwalya syempre. Doc, simulan na natin. Doc, bakit nga ba importanteng laging malinis ang ating mga kamay? Kailangan maging malinis ang ating kamay sapagkat dito magtatagpuan ng mga mikrobyo na maaaring panggalingan ng sakit. Tandaan nyo po ang kamay natin na nagdadala ng mikrobyo at pag ito ay nalagay sa ating mukha, at mapapasok tayo ng mikrobyo at yun ang maaaring panggalingan ng sakit. Simulan na po natin. Ano po ang una natin gagawin, Doc? Unang-una, nakahanda na ba yung mga bata? Sapagkat ang gagawin natin dito, paris-paris tayo, may magbubuhos at merong maghuhugas ng kamay. Umpisa na natin, basahin ng kamay. Basahin? Basahin ng kamay. Okay, daan-daan lang. Take your time. Pabulain yung sabon, damputin ng sabon. Okay, sige, pabula, bula. Okay, pabulain nyo. Okay, bula. Okay, kiss-kiss nyo yung palad. Kiss-kiss ang palad. Okay, in between the fingers. Ayan. Ayan. Okay, sa ilalim ng mga daliri. Ayan. Okay, yung hinlalaki. Hinlalaki. Tapos, yung daliri. Yan ang maghuhuli. Ang pinakamainam, Bernadette, 20 seconds. Make kanta na dalawang beses mong uulitin. At habang naghuhugas ka ng kamay, ay tamang-tama sa salo ng kantang yon ay makukumpleto mo paghuhugas ng kamay. Doc, bakit mahalagang dumadaloy po na tubig?
Unang-una, sa pagkatsiba natin kababae, magtitipid ng tubig, maglalagay ng tubig sa basin, at dumaguhugas, nandun pa rin yung dumi. Kaya kailangan free-flowing yung tubig. Itong style natin, pwede ganyan. Na to. Yan, style na yan, pwede yan, tipid tubig yan. So, tipid tubig, may tabo, ayan, may tagabuhos. So, hanggang dito, yan, yan, take your time. Yan. Okay, ngayon. At kapag malinis na, pwede na tayo kumanta. Okay. Magbanlaw ng mabuti at tuyuin. Very good. Asan ang tuwalya? Oh, tuwalya. Gagamit tayo ng tuwalya. Dapat malinis rin yung tuwalya, no, Dok? Oh, ayan. Tuyuin mabuti. Dok, ba't kailangan tinutuyo? Minsan pinupunas na sa pantalon eh. Oo, para wag naman masayang yung paghuhugas niyo. Okay. At ngayon, pwede nang kumain. Pwede nang kumanta, kumain. Kumanta muna tayo. Okay? 1, 2, 3. I have two hands, the left and the right. Hold them up high, so clean and bright. Clap them softly, 1, 2, 3. Clean little hands are good to see. Very good! O, dapat gawin niyo yan sa bahay niyo, ha? Hindi lamang mga bata, pati mga nanay at tatay. Thank you very much, Dok. Magbabalik pa rin po ang Salamat, Dok.